Hello guys! Ako nga pala si Karina and welcome back to my YouTube channel. Guys, ang tagal kong hindi nakapag-upload dahil ako ay naging busy sa aking work at sa aking pag-aaral dito sa Dubai. Kaya for this video ay na-miss ko kayo at samahan niyo ako na i-unbox at i-product review at i-try natin gamitin itong straight comb. Ayan. Ito ay electronic na suklay na pampastraight ng buhok. At ito ay hindi sa akin, guys. Ito ay pinahiram lang sa akin ng aking roommate. Shout out to Olive. Hi Olive. Thank you sa pagpapahiram sa akin ng straight comb. Ito ay nabili niya for 45 dirhams online sa Noon at ito ay available din sa Pilipinas sa Shopee. Hindi ko lang alam kung magkano. At guys, I'm so excited kaya 'wag na nating patagalin. Umpisahan na agad natin ng unboxing at product review nitong straight comb na ito. So guys, ito na nga ang straight comb. Ayan, baliktad. Ayan, straight comb. Ayan, at basahin natin. Temperature control. Hair straightener. Ayan. At i-unbox na natin dahil hindi pa ako nakakakita nito sa personal, puro online lang. Actually, ni-YouTube ko na siya at chineck ko din kung paano gamitin kasi 'di ba, paano naman ako magde-demo kung hindi ko alam. At I'm so excited na gamitin natin ito. Ayan. So green siya. Ayan, green. At ito yung itsura niya, guys. Meron siyang gold dito at matte yung pagka-green niya. Tapos, ayan o, ganito yung pang-comb niya. Ayan. So, meron palang ganito. Sobrang tanda ko na. Hindi naman sobra. Medyo lang. Hindi ko na alam yung mga latest na gadget ngayon. Mga pampagandang gadget. Ayan. So, ito yung plug niya at ito yung kanyang pinaka-unit. At ito ang nakalagay dito ay power button. Ayan. At dito nakalagay ang additional at saka siguro paglalas ng temperature. Ayan. So, maigi pa ay i-plug ko muna ito, ha? So, ayan, naka-plug na siya, guys. At i-on ko na. Ayan. So, umiilaw-ilaw na siya. At kaso wala siyang screen para makita natin kung ano na yung temperature niya. At di ko alam kung naka-on na siya. Wait lang ha. Ayan. May product manual dito. Ayan. Kaso, Chinese ang nakalagay. Hindi natin mababasa. So, nilong press ko siya. Ayan. At pinres ko yung plus sign para yung temperature niya is madagdagan. At, wait lang. Parang di pa siya mainit. Pero umiinit na siya, guys. Siguro mga 5 minutes ay ready na to. Para lang siyang suklay, ganyan. So guys, kita nyo ang aking buhok. Hindi ako nagplansya ngayon at medyo wavy. Pero okay naman siya. Hindi naman siya ganong buhaghag. Tingnan lang natin kung mai-improve nitong suklay na to yung aking hair for today. Kasi hindi pa siya mainit eh. Antayin lang natin ah. So ayan guys, medyo mainit na ang ating pang-straight ng buhok. Nararamdaman ko na siya, mainit siya. At nangangamoy, mainit na siya. Kaya, itatry na natin. Guys, ito ang aking hair. Yan. Hindi naman siya masyadong buhaghag or wavy, pero hindi naman siya straight. Sakto lang. Try natin kung may improve pa. Ayan. Para ding nagpa-plant siya ng buhok, pero ito, more on suklay lang siya.
Mas okay sana tong product na to kung meron siyang small screen para maipakita yung temperature niya. Kasi ngayon hindi ko alam kung anong temperature nito sa akin na. Parang hindi pa siya masyadong mainit. Pero okay din. Ayan. Para siyang supply, ayan. Meron ding pa ganyan. Pwede ding galing sa loob. Ayan. Nice, 'di ba? So dapat yung buhok mo papasok talaga siya dito sa pinaka-comb niya para ma-straight yung buhok. So, nakalagay dun sa manual, intelligent daw to. Kasi nag-shut off daw siya after 10 minutes. At kung gusto daw na i-power on na lang ulit once na nag-turn off na siya. So, ayan. Dapat, yung book mo, hahawakan mo siya palabas, tas saka mo siya isusuklay na paganyan. Kasi kung isusuklay mo lang siya, ayan, hindi pumapasok yung buhok. Kung parang normal na suklay lang, hindi pumapasok yung buhok. So, ganito dapat siya. Hahawakan mo muna yung buhok mo, tsaka mo siya isusuklay. Busting. Pero kapag maigsi ang buhok nyo, parang mahirap gamitin to. Kasi, ganiyan lang ang buhok nyo kung maigsi. Oh. Mas okay ito sa mas mahabang buhok. Ay, ang init niya, ha? Kaso, yung sa likod, paano natin siya susuklayan? So, ganito hawakan din. Yan. So, ayan guys. Okay din naman to. Pamalit sa plancha na pang straight ng buhok. Ayan lang ang ano ko sa kanya, critic ko sa kanya. Wala siyang small monitor or LED na nag-indicate ng kanyang temperature. So, ngayon hindi ko alam kung anong temperature ang ginagamit ko. At ayun nga, yung sa bandang likod, medyo mahirap. Kailangan ay, paano? Kung may katulong ka na maggumamit nito sa buhok mo para sa bandang likod, okay lang. Pero kapag mag-isa ka, medyo mahirap yung sa bandang likod niya. So, ayan guys, papakita ko sa inyo na hanggang ngayon, nagbiblink pa rin yung, ano niya, yung light. Kasi kapag isang light lang, mababa lang yung temperature. Kapag tumataas yung light niya, mas tumataas din yung temperature. Ayan. Kaso nga nagbiblink siya. Ayan o. So, hindi natin mawari kung ito ba ay nagbiblink dahil nakaplug siya. Or na nagcha-charge. Hindi naman o. Or naka-on na siya or naka-off pa siya. Eh no, meron din kasi ganyan na nagbi-blink din yung white. Pero dahil mainit siya, yun na lang ang basehan natin na ito ay ayan. Naka-on na. In fairness, guys, umi-straight din ang aking hair. Yung medyo wavy na part dito, ayan oh, nag-straight din siya. Ganda din. Pero guys, tatandaan nyo na huwag kayong gagamit ng mga electronic kapag basa yung buhok nyo, mga plancha or ganito. Kasi masisira yung buhok nyo kapag gumamit kayo ng basa yung buhok. Kailangan patuyuin muna bago gumamit ng mga pang straight. Tingnan nyo guys, oh, pag sinuklay ko siyang ganyan, mahirap ipasok sa
loob ng buhok. Lalo na siguro, ang buhok ko manipis pa ha, kapag makapal yung buhok nyo. So, bali yung harapang part, yan, nasuklay ko siya ng maayos. Pero yung sa likod, I doubt. Tingnan nyo nga kung anong nangyari sa likod. Mamaya titingnan ko pag pinlay ba ko yung video. Ayan. So, ano ang masasabi ko sa pang-suklay na ito na nakaka-straight ng buhok? Kung ikukumpara ko siya sa plancha, dun sa natural na plancha ng buhok, for me, mas convenient gamitin yun. Baka dahil masanay lang ako doon at first time kong ginamit to. Pero, kung wala kang plancha ng buhok at ito lang yung meron ka, okay din naman siya. Nakaka-straight din naman ng buhok, oh. Ayan, oh. Nakaka-straight din siya ng hair. Pero yung sa back part lang, medyo mahirap gamitin to kasi hindi siya kumakapit. Hindi siya, yung kapag sinuklay mo lang siya ng paganyan, hindi po mapasok yung buhok. Kailangan manggagaling sa loob yung pagsuklay mo para yung buhok mo ay papasok dun sa mainit na part nitong pang suklay na to at doon ay mas straight yung buhok mo. Pero kung sa, ayan, bandang harapan siya gagamitin, is okay lang din, madali siyang gamitin. At na-straight din naman yung buhok ko kahit na hindi pa masyadong mainit itong plancha. At ayun nga, tulad nung nabanggit ko kanina, ang isa pa sa kritik ko dito ay wala siyang LED na indicator kung ano yung temperature niya ngayon. Kaya't hindi natin alam. Pero pag hinipo-hipo mo siya, ayan, yung heating agent niya kasi, ayan, nasa loob. Kita niyo ba guys? Ayan na, nasa loob. Alam ko naman na mainit siya. Yun nga lang, hindi ko sure yung temperature level niya. Dahil nga, wala naman itong LED. Ayan. At mas okay sigurong gamitin to kung ang buhok mo ay mas mahaba. Kasi kung maigsi, tapos isusuklay mo lang na ganyan, halimbawa ang ganito buhok mo, mahirap, hindi siya papasok. Kailangan ilalabas mo pa yung hair mo, tas tsaka mo siya ipangsusuklay para sure na pumapasok siya dun sa umiinit na part ng suklay. Diba? So ano guys, gusto nyo rin ba ng ganito? Pwede rin naman to sa mga bigla ang lakad at trip-trip mo lang na mag-straight ng konti ng buhok mo. Ayan. Pwedeng-pwede to, guys. And that's it for this vlog. And thank you so much for watching. And please subscribe to my channel kung bago kayo sa aking channel. At marami pa akong i-upload na video sa mga susunod na araw. Thank you, guys. At lagi kayong mag-iingat. And God bless.